na kailangan mo ngayon ay malalaman mo. Tapatan ni Tunying. 3, 2. Alas 7 ng umaga, pinakawalan ang mga kalapati ni Layard sa San Isidro, Northern Samar. Sa loob ng 6 na oras, dapat makabalik ang mga kalapati sa Laguna. Maghapong nag-abang si Layard. May isang bumalik pero lagpas na ito sa takdang oras. Dapat po niyang ma-maintain yung speed na 700 meters per minute. Pagka bumaba na po siya sa 700 kahit 699.99 meters per minute, cut off na po siya. Ibig sabihin, zero na po yung speed niya. Laglag pa. Sa karanasan ni Layard, maraming dahilan kung bakit di na nakakabalik ang iba nilang mga kalapati mula sa mahabang paglipad. Unang-una po, yung pagbitaw po nila, hindi maganda yung panahon. Tapos yung problema po namin na marami na pong tao na nanlalambat ng kalapati. Yung iba siguro na disgrasya, yung iba na po naligaw. Dito na natapos sa fourth round ang laban ni Layard sa derby na ito. Hindi man siya nanalo, ipinagmamalaki pa rin ni Layard ang malayong narating ng kanyang mga kalapati. Pag inuwian po kami ng kalapati, iba yung hirap yung ginawa nila. Yung pagod nila, yung lakas ng loob nila. Hindi rito natatapos ang matayog na pangarap ni Layard para sa kanyang mga alagang ibon, pati na sa inaasam na magandang buhay para sa kanyang pamilya. Sa akin naman po, parang kahit na anong mangyari, hinding-hindi ko hahayaang maghirap yung aking mga anak. Kahit sa anong mang paraan, kailangan kong gumawa ng bagay para sa kanilang hinaharap sa buhay. Sabay-sabay nating alamin kahit ano, kahit sino.